talaga kung lodi ka na. What? Kamusta, mga kaibigan? At welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Idol ang tawag sa isang tao na may ginawang kamangha-mangha at nakakagilalas na talagang mapapawaw ka sa kanya at masasabing lodi ka. Sa larangan ng personal finance, ang lodi, ang meaning po nito ay living on interest and dividend. Lodi! Ngayon ang tanong, paano nga ba magiging lodi? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Now na! Magiging lodi ka kung ikaw ay living on dividends and interest. Paano magsisimula na ikaw ay magiging lodi kung ikaw ay merong nilalagay na pera na iniipon at yung pera na yon ay hindi mo lang basta iniipon, kung hindi, ini-invest mo para mapalago at doon sa investment instruments na pinaglalagyan mo noong pera mo ay maaari kang mabigyan ng dividends and interest katulad na lamang po ng direct stocks. So halimbawa, kung yung pera na iniipon mo ay nilagay mo sa direct stocks, you will earn dividends, di ba? So katulad po ng mga kumpanya na nakakita nyo dito, these are the blue chip companies dito sa Pilipinas. So from these companies, kung meron kang na-owna shares sa mga kumpanyang ito, makakatanggap ka ng dividends. So, katulad ko po, nitong year 2020, these are the dividend earnings that I earned from different companies that I have shares. So, noong January 3, I received cash dividend from BDO. At noong January 6, I received a cash dividend naman from Ayala Corporation. At nitong March 21, diba, 2020, I nakatanggap naman ako ng cash dividend from Ayala Land Incorporated, March 28 from BDO. Meron naman akong natanggap na cash dividend from Metro Pacific Investment. At noong March 30, meron naman akong natanggap na cash dividend from another bank, Metro Bank. At syempre, noong April, the following month, may natanggap ulit po ako na cash dividends from these companies, diba? PLDT, Petron, Meralco, at syempre, marami pang iba. So kung mapapansin po natin, yung mga cash dividends po, minsan kapag kakonti yung ating sinimulan, syempre konti pa lang din yung cash dividends. So doon naman talaga mag-uumpisa. Mag-uumpisa yung pag-earn mo ng dividends kung meron ka nang na-own na shares. Well, actually, yung cash dividends na natanggap ko ngayong taon, hindi pa po yan nagtatapos dahil yung mga companies na to ay patuloy pa rin nagbibigay ng cash dividends. So, I received cash dividends noong May 24 galing sa Jollibee. Noong June, merong tatlong kumpanya na nagbigay sa akin ng cash dividends. BDO, BPI, GT Cap. At noong July, meron pong limang kumpanya na nagbigay sa akin ng cash dividends, SM, di ba? China Bank, Ayala Corporation, JG Summit, Robinson's Land, di ba? At noong August, nitong August, meron pang isang company din. So, napaka-importante kapag ang isang tao ay gustong magiging lodi, ang isa sa mga paraan ay syempre, mag-own ka lang ng shares ng mga blue chip companies na yon para you will earn those cash dividends. Saan naman pwedeng kitain ang interest? Sa bank ba yan? Pwede, pero ang liit lang interest na maaari mong kitain sa isang bank savings account, di ba? So ang maaari mo na gawing option for you to earn interest higher than the bank is through mutual fund investment. Dahil magkakaroon ka ng capital gain, di ba? May interest 'yon, 'di ba? Compounding interest nga ang tinatawag natin diyan, which happens over time doon sa mutual fund investment mo. Dahil when we invest in mutual fund, ibig sabihin, yung value noong investment na 'yan ay nag-appreciate over time, 'di ba? Ginagamitan natin ng peso cost averaging, merong compounding effect, compounding interest. And of course, paano pa yung investment sa mutual funds? You are owning shares of these top 10 holding companies na nakapaloob na doon sa portfolio na kung saan ang gumawa ng portfolio ay ang
fund manager noong mutual fund company. So, syempre, kapag kayoong buong portfolio or investment na yan mag-earn ng interest, you being a shareholder dahil meron ka ring account dito sa mutual fund, then mag-earn ka na rin ng interest. So, syempre, again, when we say mutual fund investment, this is for long term. At another thing, para mag-earn ka pa rin ng interest, ay ito naman. Sa Kaiser Saving Program, dahil in this Kaiser Saving Investment, you will earn interest income from 3% to 10% per year starting on the 8th year onwards, diba? So, halimbawa, you have a K100 Kaiser Saving Program. Ang total contract price sa loob ng 7 taon, dahil 7 taon mo lang yan pag-iipunan, then, after 7 years, yun na nga, mag-earn ka na ng interest. So, ito po yung magiging value. Kung ikaw po ay nag-umpisa at age 45, pero kung ikaw ay bata pa, then mas malaki ang magiging value. So, dito po makikita natin na mag-earn ka ng dividend, di ba? And interest, 3% to 10% per year po yan. Kaya nga, doon sa iyong total contract price of 411, upon maturity, diba? Magkano ang value? Magiging 1.1. So, meron kang earnings, meron kang interest. So, syempre, again, this is for long term. Magkano kaya ang panimula para magiging low dividend in the future? Alam mo po ba, kayang-kaya ng kahit sino para magiging low dividend? Dahil, maaari kang makapag-umpisa sa 1,000 piso lang doon sa iyong mutual fund investment. Doon sa iyong Kaiser Saving Program, as low as 2,647, magkakaroon ka ng account. Important notes, so you will be loady faster and sooner. You have to start now. Hindi ka magiging loady kung hindi mo sisimulan ngayon. Dahil kapag ka pinalipas mo ang panahon, wala na, lugi ka na. Dahil time is money. Yan po ang kailangan nating tandaan palagi. And of course, kapag ka magsisimula ka, you have to invest properly. Diba? Ikaw ba'y magsisimula doon sa mga blue chip company, sa mutual fund, sa Kaiser Saving Program, sa Most 18 PDF? At ito pa ang pinakamahalaga, mag-invest ka sa iyong financial education. You have to understand doon sa papasukin mo na mga financial instruments para magiging lodi ka, para mag-earn ka ng dividends and interest. Dahil kung wala kang financial education, how will you know na lodi ang magiging kahihinatnan mo? Dahil ang financial education, it pays the best interest. At you will be lodi if you will do this proper investing with specific goals. Kaya ka nga gustong mag-earn ng dividends and interest kasi meron kang financial goals. So, mas loading-loading ka kung talaga naman meron kang naiset na financial goals doon sa gagawin mong investment. Kasi once na matupad yon, talagang idol ang dating mo. Once na lodi ka na, you will enjoy life more. Bakit? Dahil hindi mo na pinaghihirapan ang pera. Ang pera na ang kusang lumalapit sa'yo dahil na-set up mo na siya. So, ang gagawin mo na lang, you have to give more and you have to enjoy what you have dahil you are now living on dividends and interest. Kumbaga, passive income na yon. I hope you found this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ay magiging lodi pagdating ng panahon. At kung nais mo pang matuto ng proper way of investing or ng financial education, maaari kitang turuan o matend ka lang sa ating free live webinar via Zoom para maintindihan mo pa lalo. Mag-message ka lang sa ating Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. Or maaari mo kaagad na mapanood, mapag-aralan ang recorded webinar na ang link ay nasa description box below. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gsaal.net. At syempre, huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. Ikaw ba? Dapat idol din. Maging lodi ka. Dahil kapag lodi, maraming money. Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapalala sa inyo
to live, love, invest. God bless everyone. And always remember, God loves you.